good. Hanapin niyo ang kaharian ng aking ama at ang lahat ay dadagdag sa inyo. Ito ang tunay ang panahon ng pag-ani at pagkabanal na kayo. Gumawa kayo ng pabuti at ako ang gaganti sa inyo. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili maging matatag. Good morning, mga kapatid. Buti naman at ba may isa? Pwede siya na face mask. Infected ba kami dito at magpe-face mask siya? Hindi tayo mai-infect, mga kapatid, kung mag-iingat tayo. At ang pag-iingat na yan, ituturo naman ng Diyos sa atin. Marami mga expert. Kagaya nung isang expert sa SARS, yung doktor ng Hong Kong, sinasabi niya na kinakailangan maghugas ng kamay palagi. Yung talagang thoroughly hugas, gumamit ng face mask. At kung sa tingin mo, infected ang isang tao, bahay huwag kang dumikit. Kasi ito, mas malakas ang SARS dito kaysa sa ENCOV. Ang problema ng ENCOV, silent killer to eh. Parang assassin to eh. Infected na yung tao, hindi pa nadidetect. Kaya pwede siya makahawa. Kaya ang kailangan dito, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Meron sinasabi ang Diyos dyan na pagsunod, pag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi kanya bibigyan ng karamdaman. Kasi powers of the air to eh. Kapangyarihan sa hangin. May kapangyarihan si taning. Ang kalaban natin, hindi blessed land, but powers of the air. Doon sa mga kataasan, eh airborne to eh. Pero hindi ka magagalaw, mga kapatid. Hindi tayo magagalaw. At magpasalamat tayo sa Diyos, the truth have set us free. Kung walang apostol na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi makakagawa ng alagad. Kasi yung mga alagad lang ng Diyos, ayun ang makakalaya sa maling mga kaalalaman. Huwag kayong tatanggap ng mga fake news. Kasi ang daming sasabihin, meron na daw gamot dito, may gamot doon, kayo magpapaniwala. Alam niyo yung virus, kasi iba yung structure, tsaka mechanism ng bacteria at tsaka ng virus. Ito yung virus to eh, wala pang gamot para sa virus. Tinitreat lang yan, piniprevent. Ang tawag yan treatment, prevention, immunization. Kokontrahin nyo ng vaccine na hindi ka magkaroon ng virus. Pero pag may virus ka na, hindi nagagamot yun. Parang ganito. Ang structure ng virus iba sa structure ng bacteria. Yung mga antibiotics, bacterial yan eh. Hindi niya kayang labanan yung mga virus. Parang ganito, para madaling maintindihan. Pag sasabungin mo yung itik at saka manok. Ano panalo ng itik? E mga ngahig lang na susuyon. Yung manok, pag tukanon, pupupugi ka, sisyabuli ka, ganun yun eh. Walang kapangyarihan ng anumang antibiotic para supilin ng virus. Self-limiting ang tawag doon. Tama ba ako? Ha? Self-limiting, ibig sabihin, ikaw ang lalaban. Yung immune system mo, lalakas. E para lumakas yan, the word of God is health to the flesh. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos, lalakas ang immune system mo at hindi ka magagalaw, sabi sa Exodus. Exodus 15:26. Pero ang mas maganda, mga kapatid, huwag ka na lumabas ng bahay. Huwag ka na magpunta kung saan-saan. Huwag ka na maging makamundo. Dito ka lang, relax nila. Ang mga kasama mo, hindi infected. Kasi hindi mo alam kung sino nga infected eh. Malay mo, carrier na pala yun. Hindi mo alam, di ba? Pero kahit pa paano, kapag sumusunod ka sa word of God, you are bound by the Lord na talagang para ka nasa circle. Nang yung the boy in the ball, parang ganun. Yung si ano to eh, yung magaling sumayaw? Si John Travolta, the boy in the bubble. Para ka nasa loob ng bubble na nang susuportahan ka ng grace of God. Kung susunod ka sa Diyos, ito sabi, Exodus 15:26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos,
at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. So pag pinahintulutan ng Diyos na magkaroon ka ng karamdaman, tsaka ka lang magkakaroon ng karamdaman, ang sabi ng Diyos, hindi niya pahihintulutan eh. Bakit na-infected si Job ng boils, ng bacteria o virus ng boils? Pinayagan niya si Satanas eh. Eh may powers of the air too eh. Airborne ito eh, pwede kang i-infect. Pero pag sumusunod ka, sabi, na gaya ng ilagay ko sa mga Egyptyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Eh sino pa yung mga panganay ng Egyptyo? Mga anak ng Diablo. Hindi ba ang iniligtas panganay ng Israel, mga members ng iglesia ng Diyos, gagawin kang alagad? Kasi pag naging alagad ka na, the truth will set you free. Makakalaya ka na. Hindi ka na magogoyo ni taning o madadali ni taning. Marunong ka na. Sabi sa John, ang kailangan, maging alagad ka ng Panginoong Jesus. Siguraduhin mo na ang lahat ng palatuntunan ng Diyos, susundin mo. Ang lahat ng dekreto ng apostol, susundin mo. Kasi ang may kapangyarihan gumawa ng alagad apostol. Kaya nga meron tayong apostol na si Brother Manny, ginawa tayong alagad eh. Para gawin niya tayong alagad, naglagay ng dekreto ng apostol. The precepts of the apostle, apostles' creed, pananampalataya ng mga apostol, naglagay siya ng mga dekreto. Ano yan? End ko ba yan o SARS? Ito sabi ng John 8:31. Ano ba ito? John 8:31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalatasan sa kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayon, tunay nga kayong mga alagad ko. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nung araw, anak tayo ng Diablo. Wala tayong alam sa Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos. Meron tayong sariling ideology, sariling opinion, sariling pananaw tungkol sa Diyos. May kanya-kanyang relihiyon ng mga tao. Pero yung tunay na kalooban ng Diyos, yung tunay na karunungan ng Diyos, yung tunay na pananampalataya, ibinibigay ng Diyos yun sa mga humahanap sa Kanya. Yung Diyos na papanampalatayaan mo, yun yung Diyos na gumawa ng langit at lupa. Yun ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, yun ang tunay na Diyos. So yun ang magpapakilala sa atin, at isinugo ang Panginoong Jesus para magpakilala sa atin. At isinugo naman ng Panginoong Jesus ang Espiritu Santo na siya ang nagdadala ng lahat ng katotohanan para hindi tayo magoyo ng kalaban. Excuse me. Kasi ang kalaban, manggugoyo, deceptive to, illusionist to, magjikero to eh. Baka pangyarihan to si Satanas. Hindi natin kaya kapangyarihan ni Satanas. Ang pwede lang tumalo sa kay Satanas, ang Diyos lang. Kaya nga, may protective powers tayo ng Diyos eh. Itinuturo sa atin ang lahat ng katotohanan. He is the Spirit of Truth. Sabi ng John 14:17. Sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatagpuan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Sapagkat hindi nito siya nakikita, hindi nakikilala man siya, siya'y nakikilala ninyo. Sapagkat siya'y tumataas sa inyo at siya'y nasa inyo. So kapag ikaw ay tunay na Kristiyano, tumanggap ka sa Panginoong Jesus ng tunay na pagtanggap, ibabautismo ka sa Espiritu. Para mabautismo ka sa Espiritu, isusugo sa iyo ang Espiritu Santo. Mananahan sa Espiritu mo ang Espiritu Santo. Gagabayan ka sa lahat ng katotohanan, gagawin kang alagad. So ang katotohanan, ang Espiritu ng katotohanan, nasa iyo na. So pinalaya ka na. You are free from the law of sin and death. And sin make us sick. Dahil sa kasalanan, nagkakaroon tayo ng sakit. Kaya kung magiging masunurin ka sa Word of God, hindi ka magdidisobey, hindi ka magkakasala. Hindi ka magagalaw ni Satanas. Hindi ka magkakasakit. Katulad ng Panginoong Jesus. Kaya tayo pag nagkakasakit, kasi corrupted ang earth eh. Corrupted, kaya nga papalitan to eh. Corrupted ang first heaven.
Ang hindi lang corrupted, yung third heaven, bahay ng Diyos yun eh. Baluarte na yun. Bailiwick niya yun eh. Hindi magagalaw yun ang kahit ano. Hindi mayayanig yun. Eh doon tayo pupunta eh. Papunta tayo doon. At para makapunta tayo doon, yung pangang ang bababa eh. Bababa yung new heaven and new earth sa bagong earth eh. Kaya ano, hindi pwedeng maglagay ng bagong alak sa lumang lalagyan. Gagawin ng Diyos lahat ng bagay bago. Kaya ginawa ng Diyos, unang-una, bago tayong nilalang. Para na sa ganun, kapag ibababa na niya yung bagong langit at bagong lupa, pwede nang ilagay doon. Yung langit ng Diyos o yung third heaven, gagawa siya ng bagong lupa. Kasi hindi pwedeng ilagay yung bahay ng Diyos sa lumang lupa. Corrupted nga eh. Ang nag-aari dito sa mundo, si Satanas eh. Hawak ni Taning dito lahat ng presidente eh. Lahat ng mga judges halos. Talagang hawak niya. Siya nag-aari dito. Kaya ang pinag-aharian lang ng Diyos, ang iglesia. Kaya gumagawa siya ng mga alagad. Ngayon, ang purpose mo kailangan doon, maging tunay kang alagad. Kasi the truth will set you free. Kaya nga siya, ang mga apostol ang binigyan ng kapangyarihan, gawin niyo silang mga alagad ko eh. And I will be with you till the end of time. Sabi ng John 15:26. Dadapat pagparito ng mga aaliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatid bagay ang Espiritu ng Katotohanan na nagbuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. So patututuhanan ng Espiritu Santo sa atin na ang Word of God talaga makapangyarihan. Walang Word of God na hindi makapangyarihan. Kung susunod ka sa Panginoon sa lahat ng kautusan niya, pagpapalain niya at tinapay mo tubig. Sabi sa Exodus 23:25. Alam nyo, ito yung begin. Lagi. Ba't ba nangangain? Nangangain ng mic itong pulpit na to. This is the beginning of sorrow, pestilence, rumors of wars, nations against nation, kingdoms against kingdom. Pasimula lang to. This is the signs of the time lang. Pero yung oras at araw ng pagbaba ng Panginoong Jesus, hindi niya alam yun. Lalong hindi natin alam. So ano gagawin mo? Maghihintay tayo ng may pananampalataya. At para hindi tayo magalaw ng demonyo sa lupa, protective powers, we must be the boy in the ball. In the bubble. Bubble boy ka dapat. Protektado ko ng Espiritu Santo. Hindi ka magagalaw ng virus. Ito sabi, Exodus 23:25. At inyong paglilingkuran ng Panginoon yung Diyos at kanyang babaspasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig at aking aalisin na sakit sa gitna ninyo. So aalisin ng Diyos yan. Hindi tayo bibigyan ng karamdaman katulad ng ginawa niya sa mga Egyptian. Mga anak ng Diablo. Anak tayo ng Diyos eh. May protective powers ang Diyos. Parang manok na inahen. Nakukuluban tayo ng pakpak ng inahen. Bahiwag kang lalabas dun sa inahen. Sisiw tayo lahat eh. Sisiw lang tayo na nasa pakpak ng inahen namin Diyos. Huwag kang lalabas. Kasi pag lumabas ka dyan, paano ka pa puproteksyonan? Ibig sabihin, if my words abide in you and you abide in me, ask anything, I will give it to you. Huwag kang aali sa Word of God. Kasi ang alagad ng Diyos, nananatili sa salita ng Diyos. At ito ang kapangyarihang ibinigay sa atin, yung magpakabanal-banal. Ginawa ng Diyos na panakarin tayo sa lahat ng palatot at ating mga isasagawa. May kapangyarihan tayong isagawa. May kapangyarihan tayong magpakabanal. May bunga tayo sa ikababanal eh. Ngayon, gawin mo yung pananampalataya. Gagawin ng Diyos ang sinasabi niya. Kasi nalulugod lang siya sa sumasampalataya. Eh, hindi ka pala naniniwala, eh, hindi carnal mind ka pa, paano ka mabibigyan ng Diyos ng biyaya? Hindi ka naniniwala. Parang ganito, nagpe-pray ka sa Diyos, hindi ka naniniwala. Eh, ba't nagpray ka pa? Kaya ka nagpe-pray, naniniwala ka, di ba? So, pasalamatan mo na. Kada tayo lalabas, mag-pray one to another tayo na protection na tayo ng Diyos dito sa virus na ito. Kasi wala pa itong immunization, hindi pa ito nakakagawa. Pero ang kagandahan ng China, nakagawa na rin sila ng test kit. Kahit na wala ka pang symptoms, pag ginamit yung test kit, malalaman may virus ka na. Kahit wala ka pang sintomas.
Kasi ganito ka deadly itong NCOV eh. Pero yung effect niya, hindi naman talaga deadly. Mas deadly pa yung SARS. Ewan ko ba, bakit sa China nang gagaling lahat ng mga virus na yan. So, basta't kinakailangan lang, yung kung hindi man tayo naniniwala dati sa Department of Health, wala ka namang ibang authority paniniwalaan ngayon eh, kundi Department of Health, gawin natin yung sinasabi ng Department of Health. Kasi yun ang kanilang linya eh. Kaya lang, gawin nila yung trabaho nila. Turuan nila ang taong bayan kung paano talaga gagawin. Huwag kayong basta-basta maniniwala sa social media. Hindi lahat ng nasa internet ay totoo. You have to discern. I-discern ninyo. Lahat ng mga nandun doon, mga prophetic, hindi rin totoo yun. Kasi ang dami mga prophetic na nandun, mga false prophet. Excuse me. Kasi yung Espiritu Santo ng katotohanan ang ibinigay sa atin, yun ang gagabay sa atin. At ang dadali niya, Word of God lang lagi. Para maging tunay kang alagad. Sabi sa 1 John 4:6. Kahit nga yung simpleng ano eh, colds eh, hindi nagagamot yun ng ano eh. Yung sipon, ang nag-i-stay lang ang virus niya na 7 to 10 days pa. After that, lilipat na siya. Pero kung malakas ang katawan mo, ang immune system, lalaya siya. Kita mo nung attempted ni Satanas si Jesus Christ, di ba? Tinempted siya 40 days and 40 nights eh. Nanalo ba yung virus na yun? Lumayas yung virus eh. Hindi siya nakatagal kay Jesus Christ eh. Takbo yung virus sa kanya. Ganon din tayo, tatakbo yung virus na hindi tayo magagalaw niya. Basta maging alagad ka lang ng Panginoon na sumunod ka. Sabi dito sa 1 John 4:6, tayo ngay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay dumidinig sa atin. Ang hindi sa Diyos ay hindi didinig sa atin. Dito'y ating nakikilala ang Espiritu ng katotohanan at ang Espiritu ng kamalian. So, madidiscern mo eh. Kung meron mang magtuturong iba dyan tungkol sa ganung bagay, madidiscern mo yan, meron tayong espiritu ng karunungan, ng kaalaman at kaunawaan. Binigyan tayo ng Diyos na makaunawa ng lahat ng bagay. Kung magiging alagad ka, payag ka maging alagad ng Panginoong Jesus at mabuhay ka sa katotohanan. Sabi ng Luke 1:74-75 ang ganito. Kasi yung nalalabi natin 40 years dito sa lupa, eh, paglilingkod na sa Diyos eh. Paglilingkod na, kahit sabi kung paglilingkod na nyo ako, pagpapalayan ko yung tubig nyo, at saka tinapay eh. At aalisin ko ang sakit sa gitna nyo. So ang paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa Word of God. Kaya sabi ko sa Romans 12:1, di ba? Ang katapatang pagsamba, reasonable service, ialay ninyo ang inyong katawang buhay na banal. Kaya siya para malaman nyo kung ano ang kalooban ng Diyos at magawa mo. Ito ang inyong katampatang pagsamba, the reasonable service. Ito ang katampatang paglilingkod sa Diyos. Sabi sa Luke 1:74-75, na ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas tayo sa kamay ng ating kaaway ay paglingkuran natin siya ng walang takot sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, sa lahat ng ating mga araw. Eh, meron pa tayong last 40 days. Ito na yung the rest of our lives. Laging 40. Kasi yung paglalakbay na ginawa din ng Israel sa wilderness, 40 years yun eh. Kung hindi sila masunurin at masuwayan, walang pananampalataya, sabi ng Diyos, yung isang araw ninyo na hindi pagtitiwala, gagawin ko isang taon. Eh, 40 days silang Kaya 40 years silang naglakbay. Yun din tayo ngayon. 40 years tayong naglalakbay dito, pero maglingkod tayo sa Diyos para protektado tayo. Makapunta tayo doon sa promised land. Wala kang ibang gagawin kundi kainin yung mana na ibinibigay galing sa langit at yung tubig sa bato, iinumin mo. Yun lang. Sa ating paglalakbay dito sa lupa, bilang alagad, mananatili tayo kay Kristo.
Lahat lang ng mana na umuulang galing sa langit, kakainin natin, iinom tayo ng tubig galing sa bato. Ganun nang nangyari, eh may mga reklamador ah. Di ba ang daming reklamador nung panahon na yun? Ano sabi nila? Wala bang ibang pagkain? Puro ba mana? Bigyan mo naman kami ng ibang karne. O di sige, binigyan ng Diyos. Bahala kayo, kumain ng pugo. Ano nangyari? Nagsakita ng tiyan, nagka-diarrhea. Ewan ko na kahepatitis pa itong mga ito. Ang ipinakakain sa atin, Word of God, huwag yung ano, bunga ng pag-aalam ng tama't mali. Yun nga yung kinahulog ni Satanas, tsaka ni Eva at ni Adan eh. Susunod ka pa ba doon? Dati na nating ama yun eh. Eh may bago ka ng ama, ang ama ng mga espiritu. May bago kang bahay, nandun sa langit. May bago kang pagkatao. So all things will become new. Gagawin na ng Diyos yan, lahat ng bagay bago. Basta manatili ka kay Kristo, sabi sa 1 Corinthians 15, 17. Kaya't ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. At ang dating bagay, nagsilipas na, narito pawang sila'y nagiging bago. So pag pumayag ka ng maging alagad, magiging bago ka. Kasi mananatili sa si Kristo, mananatili ang Espiritu Santo, tuturuan ka sa lahat ng katotohanan. And the truth will set you free. Makakapamuhay ka lang sa puro katotohanan. Hindi yung mga pananaw mo nung araw. Sabi ng 1 Corinthians 2:13. Na ang bagay na ito ay atin namang sinasalita. Hindi sa mga salitang tinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu, na iwinawangis natin ang bagay na ayon sa Espiritu sa pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya kapag ang isang tao ay wala pang Espiritu Santo, hindi pa bago yung Espiritu niya. Hindi pa siya renewed Spirit. So yung Spirit niya, suwail. Eh alam naman natin yung mga suwail na Espiritu sa kalaliman, di ba nasa Hades? Kaya pag suwail ang Espiritu mo, pupunta ka sa Hades. That is the part of hell. Kasi yung kamatayan at ang Hades, itatapos sa dagat-daga ng ako yun. Pag gumawa na ang Diyos ng impyerno. Parang ganito, city jail pa lang ngayon. Nasa city jail pa lang yun, yung mga suwail na espiritu. Darating ang araw, ihahagis na sila sa dagat-daga ng ako yun. At magkakaroon ng last judgment. Isang araw na paghatol ng Diyos. At ang hahatol niya si Kristo, kasama tayo. Kasama tayong hahatol, binigyan tayo ng kapangyarihang humatol. Kaya siya yung kings of kings, we are kings. Siya ang lords of lords, we are lords. Mga hari din tayo, di ba? Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya papraktisin na yan sa millennium period. Kaya ang lahat na ng signs of the times lumalabas na. Bakit? Para ihanda tayo. Kasi hindi natin alam ang araw at oras eh. Alam natin signs of the times. Eh yung iba nga eh, binabaliwala itong signs of the times eh. Ang hinihintay nila, the big one eh. Ba't ayaw mong hintayin yung the big Lord? Bakit the big one? Yung, kasi alam nyo yung tinatawag na fault line? Active dyan eh, very active eh. Nung basagin ng Diyos yung fountains of the great deep, nagkaroon ng tectonic plates. Nung araw, walang lindol. Nung supercontinent pa, nung isa pa lang ang kong, walang lindol, wala pa tectonic plates na nabibiyot eh. Nagkaroon lang ng lindol yan, doon nagalit na nga ang Diyos, nagkataon eh. O hindi nagkaroon ng tectonic, kaya uugain niya lang yun, lilindol. Eh nung magpanahon na yun, ano yun eh, nasa Jurassic season pa yun eh. 300 millions of years pa yun, ginagawa ng Diyos ang Earth. Hanggang sa ito, nahati-hati na niya nga, in the 7 continents. Nagkaroon ng hangganan. May Europeans, may Africans, may Asians, may Americans, di ba? Tayo, Pilipinas. Pero sa Diyos, wala na yan eh. Wala nang Gentil, wala nang Israel sa Diyos. But the circumcision of the heart, ni pagtutuli, wala kundi ang isang bagong nilalang. Ang importante rito, bagong nilalang. At gumagawa ang Diyos ng pagkabago nila kung mananampalataya ka.
So mananampalataya ka. Kasi sino mananampalataya sa iyo, nanay mo? Sabi nga sa Ezekiel 18:20, di ba? Yung kasalanan ng ama, hindi mamanahin ng anak eh. Yung kasalanan ng anak, hindi mamanahin ng ama. Iba yun eh. Iba si Pedro, iba si Juan eh. Ezekiel 18:20 pa yun. ng Ezekiel. Ang kaluluwa na nagkakasala mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama. O magdadanas man ng ama ng kasamaan ng anak. Ang katwiran ng matuwid ay isa sa kanya. At ang kasamaan ng masama ay isa sa kanya. You have to work out your own salvation. Nandito kaming pastor, nandito kaming mga guro, mga propeta, mga magulang, para i-guide lang kayo. Turuan, i-guide kayo na malaman nyo katotohanan at maakay kayo sa katotohanan at makapunta tayo doon sa langit. Pero pagdating sa pagsunod, kahit nga apostol pa tatay mo, kung hindi ka sumusunod, di ba, the use of that. Kung si Judas na nga apostol eh, hindi naman sumusunod. Kung si Balaam na nga propeta, hindi nga sumusunod, hindi napapahamak. Hindi tinitignan dito yung ano eh, kung ikaw eh, connected ka sa ganito, at connected ka sa ganyan. Hindi, kumunik ka sa Diyos. Ang connection mo sa Diyos, huwag sa tao. Kasi wala ano magagawa ng tao sa iyo. Kaya nga, ang sabi nila, si Kristo, tao lang. O di, hindi sila makililigtas na tao pala eh. Ang sabi ni Kristo, paano kita ililigtas? Eh, tao pala ako sa iyo. Kasi ang makakapagligtas lang Diyos. Kaya Diyos na naging tao dapat, hindi tao lang. Kaya nga, mga antikristo eh. Hindi tinatanggap na si Kristo ay bumabang na salaman eh. Ang mga antikristo, nakasulat yan sa marami. 1 John 4:3, 1 John 2:7, 1 John 2:17, 18, yung antikristo nandiyan. Eh napakarami ng antikristo ngayon. Noon pa man, ang dami ng antikristo. Kaya nga sinabi nga ni Pablo nung araw eh, kung anghel ang bababa sa inyo at magtuturo ng ibang ebanghelyo na itunuturan eh, itakwil ninyo kahit anghel pa. Eh nakadali ang mga fallen angels eh. Si Muhammad, nadali yan eh. Prophet of Islam. The one who submit. Ang sabi niya, nakausap daw niya si Gabriel. At ito ang minisahe. Kaya meron silang recital eh. Yung mga tawag ni Joseph Smith. Meron ding anghel na nagpakita, kinausap siya, binigyan naman ng golden plate. Ang sabi ng Diyos, simple-simple, Galatians 1:8. Kasi wala nga ang espiritu ng katotohanan sa kanila. Hindi nila madiscern ng tama sa mali. Hindi nila alam kapag isang, kahit isang anghel pa nga yan na nagpakita ang anghel ng kaliwanagan, na nagtuturo ng ibang itinuro na, itakwil mo. Ito sabi ng Biblia. Galatians 1:8. Dadagwat kahit kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming itinangaral sa inyo ay matakwil. Kasi mga moralista lang yan eh. Nakachamba lang yan ang word of God eh. Chamba, 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 chamba. Yun lang yun eh. Si Confucius nakachamba. Love thy neighbor as you love thyself. Diba? O yun yun, nakachambahan niya yun. Eh kaso may bago na utos si Kristo. Love one another as I have loved you. Diburado rin yung nachambahan niya na yun. Kasi ang aral na susundin na natin ngayon, aral ni Kristo eh. Tapos na yung sa aral ng mga Israelite eh. May bagong Israelita na eh. Kaya sabi, ang kaligtasan unang-una sa Israel binigay at sa mga Hentil. Namatay si Jesus Christ, hindi lang sa Israelita, sa mga Hentil. Excuse me. Kaya nga, naging greatest apostle si Pablo. Kasi ang mission na binigay sa kanya ni, sa mga Gentiles, siya lang ang nakapagtayo ng mga churches sa Asia Minor, pito. Pitong churches yun. Kaya ang kinakailangan, maging Church of Philadelphia tayo. The loving church, yung nag-iibig ang magkakapatid. Kasi ang LCJ ministry nung araw pa, hindi ito Philadelphia church. Kaya hindi natin din alam kung ibang churches dadaan pa sa tribulasyon. Hindi natin alam yun eh. Pero yung Philadelphia church, makakaiwas sa tribulasyon, maliligtas yun.
Basahin natin ang Philadelphia Church. Revelation 3:7-12. Kasi yung Philadelphia, Phileos Adolphos, ibig sabihin, brotherly love. Yung pag-iibigan natin, totoo, hindi ito pakunwari yan. Walang peki sa atin. Walang tsamba. Hindi tayo sumusuntok sa hangin. Pagsikapan natin lahat na maging alagad tayo ng Panginoon and love one another. As I have loved you, ha? Yun ang pag-ibig na iibig mo sa kapatid mo, pag-ibig ng Diyos. Hindi yung pag-ibig mo, kasi ang pag-ibig natin, may pinupuntahan yan eh. May favoritism yan. Ang pag-ibig natin, may tinutukoy. Pag ayaw mo sa tao na yun, ayaw mo. Eh, ang pag-ibig ng iba na, love your enemies na. Pray for those who persecute you na. Love those who hate you. Bigat na ng utos ni Kristo eh. Pag walang Espiritu Santo sa'yo, hindi mo ito magagawa. At ito ang Philadelphia Church, sabi. Ang mga bagay na ito'y sinasabi sa mga banal. Yaong totoo yung may susi ni David. Yaong nagbubukas at hindi mailalapat na sino man. Ito yung karakteristik na binigay sa atin. Binuksan tayo ng Diyos na hindi mailalapat nino man. Kahit sino pa mag-preach atin, hindi tayo maluloko. Hindi tayo madidisip. Bakit? Binuksan tayo ng Panginoong Jesus eh. We are the true church na itim na pagmendyot. At di mabubukas ng sino man. Nalalaman ko ang iyong mga gawa. Narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi maailalapat ng sino man. So pag ikaw ay tunay na Kristiyano, hindi maailalapat ng sino man ang pintuan sa iyo. Binuksan ko sa atin ng Diyos at binigyan tayo ng Espiritu ng Karunungan, ng Espiritu Santo. Anointing of the Holy Spirit. Meron tayong Spirit of Truth. Kaya malalaman mo agad kapag nagtuturo na yun, hindi sa Diyos eh. Malalaman mo pag nagtuturo na yun sa Diyos eh. Meron kapangyarihan sa loob mong gumagawa. Na hindi ito mailalapat na sino man. Na ikaw ay may kaunting kapangyarihan. Yung kaunting yun, ang tindi nun. Yung the power of the gift of tongues. Ang tindi nung kaunting kapangyarihan na yun. Kasi gumuluhog sa iyo yung Espiritu Santo. Idinadalangin ng Espiritu Santo ang lahat ng kalooban niya. Kaya dinidinig ng Diyos ang dalangin natin. Hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ang Espiritu Santo dumadalangin sa atin na hindi maisasaysay ng mga pananalita. At hindi mo ikinaila ang aking pangalan. Narito, ibibigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabi sila yung mga Hudyo. At sila'y hindi. Kundi nagbubulaanan, narito sila'y papaperyanin at pasasambahin sa harap ng iyong mga paa. At nang maalamang ikaw ay aking iniibig. Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanlibutan. Ano ba yung pagsubok sa buong sanlibutan? 7 years of great tribulation. Ano sabi? Iingatan kita upang subukin ang lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa. Susubukin ang lahat. Kasi hindi naman kasi unfair ang Diyos eh. Bibigyan niya ng chance ang lahat. Kaya sa yung iwan natin na hindi natin alam to, kaligtasan to eh. Hindi natin alam kung ibang, kasi ang dami 7 churches. May Ephesus, may Smyrna, may Sardis, may Pergamos, ang dami niyan eh. Pero ang tinutukoy na ililigtas sa tribulasyon, Philadelphia Church lang. Kaya yung hindi nagawa ng mga magulang natin sa LCJ, hindi tayo magtutuloy noon. Gagawin natin realidad, yung tunay na pagmamahalan, yung tunay na pananampalata. Walang peki dito sa atin, walang hypocrite, walang tsamba. Hindi tayo susuntok sa hangin. Siguraduhin mo na ang pag-ibig mo sa kapatid ay tunay na wagas na pag-ibig. Na kaya mong ibigay ang buhay mo sa kanila. Ako, naganap ko na to. Ilang beses ko nang naganap to. Kaya kong ibigay ang buhay ko kahit kanino sa inyo. Useless naman ako eh. Patay na sana ako nung araw, buhay pa ako ngayon. No? Marami ng beses. Ano para sa akong patong buhay ko? Eh di para sa Diyos na lang to. The rest of my life. Kailangan maibalik ko na sa Diyos
ang lahat ng biyayang ibinibigay sa atin. Maraming pagpapalang ibibigay ang Diyos sa atin, spiritually, physically, materially. Spiritually, nandito, nabibigyan tayo ng karunungan, ng kaalaman. Physically, na-stroke ako, di ba? Huwag lang ako maglalakad, parang hindi naman ako na-stroke. Materially, malapit na yan. Lahat, pagpapalain na tayo, materially. Basta maging alagad ka lang ng Panginoong Jesus. Maraming masaganang pagpapala ibibigay sa atin, mga kapatid. Amen.